Mapagpalang araw ng Panginoon po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos at muli tayong magkakasama sa pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Buong puso nating pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin, na bagamat mayroong pandemic ay hindi niya tayo pinababayaan. Maraming salamat and welcome sa SGGCFI Online Worship Service. Ngayon po ay first Sunday ng buwan ng July. And every first Sunday of the month ay pinagdiriwang po natin ang breaking of the bread na iniutos ng Panginoon sa atin upang siya ay ating alalahanin. At upang magawa natin ito, kailangan natin ang isang nakahandang puso at bukas na kaisipan. Dahil ito ay paggalang mismo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoon sa parang hindi karapat dapat ay isang pagkakasala. At kabilang sa parang karapat dapat na pagganap ng gawaing ito, ito ay pag-aalala sa ginawang sakripisyo ni Jesus. Ang pagiging makalimutin o makakalimutin ay problema ng maraming tao at maging tayong mga Kristiyano. At paulit-ulit natin itong makikita sa Old Testament. Madalas makalimutan ng mga Israelita ang mga ginawa ng Diyos sa kanila. Nakakalimutan nila kung papaano sila kamahal ng Diyos. Kung papaano sila ginagabayan. Kung papaano sila iniligtas. At marami pang iba. Ang breaking of the bread ay nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mahal niya tayo kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus para sa atin upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ito rin ay pagsusuri sa sarili bago tumanggap ng banal na komunyon. Ang tamang pagsusuri sa sarili ay ginagawa ng mga nagnanais lumago sa pananampalataya at maging sa kaalaman. Ito ay sa paraan ng kapakumbabaan at pagbubukas ng sarili sa liwanag ng Diyos. Ang taong nagsusuri ng sarili ay handa sa mga pagtutuwid ng Diyos. Kumikilala siya sa mga sariling kahinaan at pagkukulang. Sa mismong tinapay at katas ng ubas, ang Panginoon ay nangungusap sa bawat tatanggap ng komunyon. Ito ay simbolo ng pagpapatawad na pinagkakaloob ng Diyos. At ang pagpapatawad ay pinagkakaloob lamang sa mga tunay na nagsisisi. At ang mga tunay na nagsisisi ay nagsasaliksik ng kanilang sarili upang ilantad ang karumihan at mga kasalanan sa liwanag ng Diyos. At sa gayon, nakakamit nila ang malinis, dalisay, ang banal na buhay na kaloob ng Panginoon para sa mga lumalapit sa Kanya. Darating sila sa iglesia na may bit-bit na kasalanan, ngunit uuwi sila na wala ng bahid ng kasalanan dahil sila ay pinatawad na. Ito rin ay pagkilala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kinikilala po natin ang tinapay at katas ng ubas bilang mga simbolo at hindi literal na katawan at dugo ng Panginoon. Ngunit kailangan pa rin nating igalang ang mga ito bilang mga banal na bagay. Higit pa rito, kailangan nating kilalanin ang banal o breaking of the bread bilang isang banal na gawain ng ating Diyos. Inuutusan tayo ng Panginoon na sa tuwing ginagawa natin ito, inaalala natin siya. Ang pag-alalang ito ay hindi lamang sa isip, kundi sa kanyang presensya. Ito ay pagsariwa natin sa pakikiisa ng Panginoon sa ating kalagayan bilang tao. Siya ay kasama natin sa breaking of the bread. Ibig sabihin, ang paggalang natin sa mga elemento ng breaking of the bread ay tumutukoy sa ating paggalang sa mismong presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa oras ding ito. At ang kawalan ng paggalang sa mga ito ay nangangahulugan ng kawalan ng paggalang sa Diyos.
Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo na naging kaparusahan pa sa iba ang dulot ng breaking of the bread. Sila ay nagkasakit at ang iba ay nangamatay. Sa halip na maging biyaya, ang komunyon ay naging kahatulan sa kawalan nila ng paggalang sa presensya ng Diyos. At pang-apat, ito ay pagdiriwang sa ating pagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay binayaran ng Panginoon sa kanyang sariling dugo at ito ay ginawa niyang kanyang katawan na maglilingkod sa mga tao sa sanlibutan. Sa hapag ng Panginoong Yesus, tayo ay nagdiriwang sa isang banal na salo-salo kasama ang Panginoon. Sa ganitong diwa, tayo ay pinapaging isang katawan bagamat tayo ay marami. Tayo po ay lumapit sa Diyos at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat na muli po naming ipagdiriwang ang kamangha-manghang bagay na ginawa ninyo sa amin. Salamat po sa ordinansang ito na iniwanan ninyo sa amin upang alalahanin po namin ang dakilang sakripisyo ninyo para sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan at humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Marapatin niyo po na makibahagi kami sa gawaing ito. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nakahanda na po ba ang ating mga gagamiting elemento? At maging yung ating mga sarili, nakahanda na po ba? Sige po, umpisa na po natin. Sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 24, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan. Ang iyong katawan na pinahirapan, nagdanas ng sakit at hirap. Tunay nga po, dahil sa aming mga kasalanan, kaya kayo nasugatan. Kayo ay binugbog dahil sa aming kasamaan. Tiniis ninyo ang lahat ng ito upang kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. Taas po natin ang grape juice. At sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Muli po tayong manalangin. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa grape juice na ito na sumisimbolo ng iyong dugo. Ang iyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Ang iyong dugo na nagbigay sa amin ng buhay. Ang iyong dugo na nagbigay sa amin ng tagumpay. At ang iyong dugo na luminis ng lahat ng aming karumihan. In Jesus' name, Amen. Inumin po natin ang grape juice. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Palakpakan po natin ng Diyos. Marami pong salamat. Pagkatapos ng 14 na taong pag-aaral ng Biblia, si William Miller
ay naniwala na si Jesus ay muling babalik sa taong 1843. Noong inanunsyo niya na April 3 ang araw ng pagdating ni Jesus, ay marami sa kanyang mga tagasunod ang nagpunta sa mga bundok upang sila daw ang mauna sa langit sa muling pagparito ni Jesus. Yung iba naman ay nagpunta sa mga sementeryo para sabay daw sila ng kanilang mga mahal sa buhay na aakyat papuntang langit. Kaya lang pagsapit ng umaga ng April 4 ay nadismaya ang mga Miller dahil walang Hesus na dumating. Subalit naging matatag pa rin sila. Ang kanilang leader ay nagbigay pa ng maraming mga araw sa muling pagparito ni Kristo. At patuloy pa rin sa paghahanda ang kanyang mga tagasunod. At muli sinabi niya na March 21, 1844, ang muling pagparito ni Jesus. Subalit hindi pa rin dumating. At ang sumunod ay sa October 22, 1844. Subalit bigo pa rin siya. Magmula noon hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga nag-a-attempt na alamin kung kailan ang muling pagparito ni Jesus. Nandyan si Harold Camping na nagsabi na May 21, 2011, dadating si Jesus. At pagkatapos ay naging matunog ang taong 2012 dahil nga 12-12-12 daw. At dahil sa Mayan calendar. Kaya may mga ginawang pelikula noon na related sa Second Coming at pagkatapos ay noong 2020. Dahil hindi dumating noong 2012, sabi na naman nila 2020. Subalit lahat sila ay nagkamali. Bakit? Dahil sinasabi ng Biblia, walang nakakaalam ng araw ng muling pagparito ni Kristo. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ang paksang ang paraan ng muling pagparito ni Kristo. At ang text po natin ay sa Matthew 24 verses 29 to 31. Sabay-sabay po nating basahin. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa udyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos Ama, kami po'y nagpapasalamat na kayo ay tapat sa inyong mga pangako. At isa sa mga ipinangako ninyo sa amin ay ang muli ninyong pagparito upang kami ay dalhin sa inyong kinaroroonan. Sa pakikinig po namin ng inyong salita sa umagang ito, ay bigyan niyo po kami ng excitement at pusong tumatanggap ng inyong salita. Bigyan niyo rin po kami ng listening ears at tanggalin niyo anumang posibleng maging distraction sa aming pakikinig. Tunay nga po na isang malaking pribilehyo ang magamit ninyo sa gawain ito. Dalangin ko po ang inyong anointing at maipahayag ko po ang inyong salita nang naayon sa inyong kalooban. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang pangalawa sa ating series sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Nagsimula tayo sa katiyakan ng kanyang muling pagparito at tayo po ay nakatitiyak at nakasisiguro na muling magbabalik si Kristo. Ang ating paksa sa umagang ito ay ang paraan o manner ng kanyang muling pagparito.
Walang kaduda-duda na ang mga naunang mananampalataya ay mayroong malinaw na pag-asa patungkol sa muling pagparito ni Kristo kaysa marami sa atin ngayon. Alam nila na sila ay namumuhay sa nagbabagong panahon sa pagitan ng dalawang pagpunta rito ni Kristo, ang una at ang pangalawa. Naniniwala tayo na si Kristo had appeared at ngayon he disappeared at sa isang araw he will reappear. At isa sa mga okasyon na nagpapaalala at nagtuturo sa kanila sa muling pagparito ni Kristo ay ang breaking of the bread. Dahil ito ang maliwanag na pagpapahayag nila ng pagpapasalamat at pag-alala sa kamatayan ni Kristo. Sa kabilang banda, ito ay maligayang paghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Granted na si Kristo ay muling babalik, ang tanong ay papaano siya babalik? Ano yung paraan ng kanyang muling pagparito? Sa pagtalakay sa paksang ito, mahalaga na maging maingat tayo at maging balanse. Totoo na sinabi ni Jesus na siya ay muling babalik, taglay ang dakilang kapangyarihan. At ang tinutukoy niya ay isang kakaibang pangyayari. Pangyayari na magaganap sa hinaharap. At dahil ito ay sa hinaharap, ito ay higit pa sa ating karanasan. At dahil ito ay higit pa sa ating karanasan, ito ay higit pa sa ating kaalaman at higit pa sa ating imahinasyon. Kaya maging matalino tayo kung pagtutuunan lamang natin ng pansin kung ano ang sinasabi ng Biblia at ang mga iba't ibang prophetic speculations na sinasabi ng iba. Ang Matthew 24, kagaya ng Mark chapter 13 at Luke chapter 21, ay mga great apocalyptic discourse na ipinahayag ni Kristo. Sinalita niya ang mga ito habang sila ay nakaupo kasama ng kanyang mga alagad sa may Mount of Olives bago siya namatay. Sa Matthew 24 verse 30, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Mayroon tayong tatlong bagay na pag-usapan dito sa verse na ito patungkol sa paraan ng muling pagparito ni Kristo. Una, ang pagparito ni Kristo ay personal, subalit higit pa sa inaasahan. Sa verse 30b, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Higit pa sa inaasahan dahil maluwalhati at ito ay makikita ng lahat. Dalawang beses ginamit ni Jesus sa verse 30 ang tawag sa kanya na anak ng tao. Ito ang paborito niyang title sa kanyang ministry at kinuha niya ito sa Daniel chapter 7. At palagi niyang itinuturo sa mga naunang bahagi ng kanyang ministry na ang anak ng tao ay magdaranas ng matinding paghihirap at saka siya papatayin. Subalit dito sa ating text, ang anak ng tao ay makikita ng lahat na dumarating mula sa alapaap. Ang implikasyon nito ay maliwanag. Ang anak ng tao na naghirap ay siya rin ang anak ng tao na magbabalik na may dakilang kapangyarihan at karangalan. The same person na namatay sa krus ang muling magbabalik sa alapaap. Yung second coming ni Jesus Christ ay napakahalaga sa buhay nating mga mananampalataya. Hindi ito kagaya ng kanyang pagparito sa magitan ng Espiritu Santo noong araw ng Pentecost. Hindi rin ito kagaya ng pagdating ng mga hukbo ng Rome
upang wasakin ang Jerusalem noong 70 AD. Ito ay personal na pagbabalik ng anak ng tao. Siya mismo. Ang paggamit niya ng title dito ay mas lalong binibigyan niya ng diin ng katotohanan. Kapareho din ng katotohanang ginamit niya sa naunang talata sa verse 27. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang salitang parousia. Ang Greek word na ginamit dito ay parousia. At ito ang madalas na ginagamit sa New Testament na salita pagdating sa kanyang muling pagbabalik. Ang literal na ibig sabihin ng salitang ito ay presensya. At ito ay ginagamit sa mga opisyal na pagbisita ng mga matataas na pinuno sa mga bayan o syudad. Inilarawan niya mismo ang pagdating. Ito ay ang personal na presensya sa komunidad ng isang taong madalas na wala. Kapag naunawaan natin ang ibig sabihin ng parousia ay presensya at ito ay presensya, ay makikita natin ang katuparan ng tanda na sinasabing dumating na si Jesus at ang kanyang presensya ay nakikita. Ang salitang apokalipsis. Isa bang salita na ginamit dito ay ang salitang apokalipsis. At dito kinuha ang salitang revelation. Kaya sa ibang translation ng Biblia, ang nakalagay sa aklat ng revelation ay apokalipsis. Ang salitang ito ay nagpapahiwatig na ang muling pagparito ni Jesus ay personal at nakikita. Dahil ang ibig sabihin ng apokalipsis ay unveiling o inihayag. Kaya nga pahayag eh. At totoo dahil sa verse 30, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Hindi natin ito maiwasan dahil sinabi mismo ng dalawang malaking nakaputi na malamang mga anghel sa Mount of Olives sa oras ng pag-akyat sa langit ni Jesus. At ito ang sinabi nila, itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. The same person na umakyat sa langit, ang siya ding muling magbabalik. Ang paraan ng kanyang muling pagparito ay katulad ng kanyang pag-akyat sa langit. Makikita siya ng lahat ng tao sa kanyang muling pagparito. Walang kaduda-dudang ito ay pangyayari at ito ay mangyayari. Sa kabuuan, ito ay higit pa sa ating inaasahan. Ang kanyang muling pagparito ay personal at hindi ito lokal, nasa isang lugar lamang. Hindi siya muling magbabalik sa Amerika lamang, na kagaya noong siya ay unang naparito sa Jerusalem lamang. Noong dumating siya sa Jerusalem noong mga panahong iyon, ay wala siya sa eksaktong sa Nazareth, o sa Capernaum, at iba pang mga lugar. Hindi po, ang kanyang presensya ay localized at sa Jerusalem lamang. Subalit sa kanyang muling pagparito sa pangalawang pagkakataon, at sasabihin natin sa Pilipinas, ay nandun din siya ng sabay sa Russia, maging sa Africa at maging sa Canada at iba pang mga lugar sa buong mundo. Hindi na ito local coming. Ito ay buong mundo na. At sa totoo lang, si Jesus ay nagbigay ng babala laban sa localizing of His presence kapag siya ay muling naparito. Ang localized presence ay palatandaan ng bulaang Kristo, sabi niya sa verse 23. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala dahil yan ay localized, dahil nasa isang lugar lamang siya. At sabi pa niya sa verse 24 to 27, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos.
Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ito. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa madaling salita, sa muling pagparito ni Kristo ay hindi na kinakailangang hanapin pa natin siya dahil alam natin at walang pagdududa ang posibilidad na dumating na siya. Dahil ang buong kalangitan mula silangan hanggang kanluran ay magliliwanag sa pamamagitan ng mga ilaw ng kidlat upang ang lahat ng tao sa daigdig ay sabay-sabay na malalaman na si Kristo ay dumating na. Sabi nga ng Revelation chapter 1 verse 7, tignan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. Sabi ng Revelation chapter 1. Pangalawa, ito ay pinamamalita, ngunit hindi alam kung kailan. Sinabi ni Jesus na sa kanyang muling pagparito ay mayroon munang mga lilitaw na mga tanda na kung saan ito ang aasahan ng mga tao. Subalit sinabi rin niya na ang mga ito ay hindi inaasahan at biglaan at maraming mga tao ang magugulat dito. Ito ay pangungunahan ng mga tanda. Mayroong maikling salita dito sa ating text sa Matthew chapter 24 verse 30 na dalawang beses na nabanggit at pinatutuhanan na ang muling pagparito ni Jesus ay pangungunahan ng mga tanda. Ito ay ang salita sa English na then. Sa Tagalog hindi nyo makikita. Pero pagbabasahin nyo sa verse sa English, yung verse 30 ng Matthew 24, makikita nyo yung salitang then. Sabi niya, then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn. Ang dakilang diskurso ng pagpapahayag ni Jesus ay naglalaman ng mga pangyayari, mga tanda na tiyak na makikita bago dumating si Kristo. Kaya lang hindi rin madaling maipaliwanag ang mga tandang ito. Ano ba ang mga ito? Una, ito ay panahon ng kalamidad. Nabasa na po natin yan sa verse 7b, 8. Magkakaroon ng mga taggutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Nagbabala ang Panginoon sa pandaigdig ang sakuna na madadagdagan pa at titindi pa habang tayo ay papalapit sa kanyang muling pagparito. Magkakaroon ng taggutom. Marahil iisipin ng marami sa atin, sa pag-advance ng pagsasaka at produksyon ng pag-ani at maging ng transportasyon ay mababawasan na ang taggutom sa ating kapanahunan. Subalit, nakikita natin ang katuparan sa nasusulat sa Biblia. Alam niyo po, ang statistics po ngayong 2021 ay mayroong 690 million people ang natutulog sa gabi na walang laman ng sikmura. Ibig sabihin, 8.9% ng populasyon ng mundo ang nagugutom at walang laman ng sikmura habang natutulog ng gabi. At ang sabi nila, by 2030 ay higit pa sa 840 million ang magugutom. At alam niyo po, sa bansang Haiti, niluluto nila at kinakain ang mga putik. Ganun po, napanood ko po yan sa CNN. At makikita nyo po yan sa YouTube. Kinakain po nila ay putik. Niluluto muna nila. Grabe.
dahil nakakaraan na sila ng taggutom. Pangalawa, magkakaroon ng mga sakit at salot. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 183,868,081 ang COVID cases at mayroon ng 3,980,348 na namamatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo. Yung mga nauna pang pestilence o mga salot kagaya ng Ebola virus, yung MERS-CoV, yung SARS, yung Zika virus, yung chikungunya at yung cholera at marami pang mga salot at sakit. Yun po ay mga palatandaan ng muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, magkakaroon ng lindol. Isa sa mga pinakamalakas na naitalang lindol sa buong mundo ay ang lindol sa Valdivia, Chile noong May 22, 1960. Ito ay mayroong 9.5 na lakas, grabe, at mayroong 1,655 na namatay. Mayroong 3,000 ang na-injured at mayroong 2 million na nawalan ng tirahan at umaabot sa $550 million ang damage na naitala. Ang lindol sa Indonesia, sa Sumatra, noong December 26, 2004, na mayroong lakas na 9.1 sa Richter scale at mayroong 227,900 na namatay at mayroong 1.7 million na nawala ng tirahan. At yung lindol sa Japan noong 2011, napanood ko pa yun, grabe, lalo yung tsunami, na mayroong lakas na 9.0 at mayroong namatay na mahigit 18,000. Ang mga lindol ay tanda na muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, lalaganap ang kasamaan. Nakalagay po yan sa verses 10 to 13. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasamaan ay lalaganap, kahit man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Makikita niyo po yun. Kahit na yung mga tinawag ng Panginoon, sabi po diyan, ang kasama ay lalaganap kahit manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mga kapatid, iwasan po natin at ingatan po natin ang ating spiritual life. Baka po tayo magaya dito sa mga taong nanlamig at baka isa po tayo dito sa mga nanlalamig. Ngunit sinabi ng mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Alam niyo po, kahit saan ka magpunta ay mayroong kaguluhan. At minsan, nakakatakot ang lumabas ng bahay. Hindi nawawala ang giyera ng mga bansa. Kahit mayroong pandemic, maraming patayang nangyayari sa bawat panig ng mundo. Ang buhay ng tao ay parang manok na lamang kung ito ay patayin. Hindi lang po yan. Ang mga anak ay wala ng respeto at paggalang sa kanilang mga magulang, lalo na pagdating sa gadget. Kapag binagbabawalan mo sila ay nagwawala sila. Wala na silang respeto at paggalang sa kanilang mga magulang. Mas iniintindi pa nila yung kanilang sariling kapakanan at yung pleasure nila sa paglalaro doon sa gadget. Kaya hindi na nila nire-respeto ang kanilang mga magulang. Ang panahon ng paglaganap ng kasamaan at takot ay hahantong sa kakilakilabot sa ginawang paglapastangan na makikita sa verse 15 na kalapastangan ng walang pangalawa na nagkaroon ng partial fulfillment noong 70 AD noong lapastanganin ng mga sundalong Romano ang templo sa Jerusalem. Pangatlo, magdaranas ng matinding kapighatian. Sa verse 21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian. Kapighatiang hindi pa naranasan mula ng likhay ng sanlibutan
hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa verse 29, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pang-apat, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Nakikita po natin yan sa verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Ito ang gawain ng mga anak ng Diyos noon hanggang ngayon. Hindi natin lubos maisip kung paano mababahagina ng mabuting balita ang mga tao sa buong mundo. At sa totoo lang, hindi ito madali. Subalit ang ating Panginoon ay patuloy na kumikilos at ang mabuting balita ay patuloy na ipapangaral kahit na sa mga lugar na hindi pa naabot ang kanyang salita. Yung technological advancement ay malaking tulong upang ang gawaing ito ay may isakatuparan. Sa pamamagitan ng paggamit ng internet at radio transmission, tinutupad ng Diyos ang kanyang plano na maabot ng kanyang salita ang lahat ng tao. Si Noah, na tinatawag na Preacher of Righteousness sa New Testament, ay nagbigay ng babala sa mga tao sa kanyang kapanahunan na mayroong nag-aabang na judgment sa kanila kapag hindi sila tumalima. Nagpatuloy sila na nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa. Ibig sabihin, patuloy nilang ginagawa kung ano yung gusto ng kanilang laman. Pinagpatuloy nila ang kanilang walang pakialam na pamumuhay dahil sa hindi nila pagpansin sa paparating na judgment ng Diyos hanggang sa sila ay malunod. At ganun din ang mangyayari sa kanyang muling pagparito. Kaya ang kanyang palaging utos ay magbantay at maging handa. Sa verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Pangatlo, ito ay taintim, subalit masaya. Mayroong tensyon patungkol sa paraan at oras na muling pagparito ni Jesus. Mayroong tensyon sa magiging epekto nito. Tunay nga na imposibleng hindi ka ma-exaggerate sa isang kagila-gilalas at taimtim na pangyayari sa araw ng Panginoon. Tandaan po natin ang salitang epipania, yung epipani na sinasabi nila. Isa pang salita na ginagamit sa muling pagparito ni Jesus ay epipania na tumutukoy sa maningning na liwanag ng kanyang pagparito. At kung paanong ang liwanag ng umakyat sa langit na si Jesus ang nagbagsak kay Saul of Tarsus at bumulag sa kanya doon sa Damascus Road, paano na kaya ang lubusang pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian ang masasaksihan? Mayroong pahiwatig sa kagilagilalas sa taimtim na pangyayari sa verse 30 na kung saan sinasabi, mananangis ang lahat ng mga bansa. At sinasabi rin ni John sa 1 John chapter 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa kanya sa araw na iyon. Ito ay araw ng paghuhukom. Sinabi ni Jesus sa huling verse sa Matthew 24, at doon magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang muling pagparito ni Jesus ay simula, uhudyat ng araw ng paghukom. Masasarahan na ang pintuan ng oportunidad. Ang destiny ng tao ay magiging permanente na at ito ay selyado. At pagkatapos ay huli na upang mapakinggan. Huli na upang magsisi. Subalit sa iba, ang posibilidad ng muling pagparito ni Kristo ay hindi takot at pangamba, kundi kasabikan at kagalakan sa paghintay sa mga taong sumasampalataya kay Kristo at naglilingkod ng tapat sa Diyos
at nag-aabang sa muling pagparito ni Kristo. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8b, makakamtan ko ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, nananabik na ba tayo sa muling pagbabalik ni Kristo? Ito ang araw ng kagalakan. Ang pagbabalik ni Kristo ay isang sandali ng hindi may paliwanag na kagalakan. Ang langit ay mabubuksan at makikita natin siya sa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. At tayo ay magpapatira pa sa kanyang paanan na hindi makapagsalita dahil sa pagkamangha at pagsamba sa kalwalhatian at kapangyarihan at kadakilaan ni Kristo. Conclusion. Ang muling pagparito ni Kristo ay personal. The same Jesus na ipinanganak sa Bethlehem. The same Jesus na lumaki sa Nazareth. The same Jesus na ginawa niyang alak ang tubig. The same Jesus na lumakad sa tubig ay muling babalik. Tayo ay tama na mag-expect na ito ay personal at makikita. Subalit alalahanin natin na ito ay mas higit pa sa ating inaasahan at maaaring isipin. Pangalawa, ang mga tanda ng kanyang muling pagparito ay ibinigay upang malaman natin na malapit na ang kanyang pagbabalik. Subalit hindi natin alam kung ito ay kailan. Huwag nating sobrang pagtuunan ng pansin ang mga tanda at pagkatapos ay gumawa tayo ng konklusyon kung kailan babalik si Kristo. Ang dapat gawin ay magbantay sa mga tanda at maging handa. Kapag tayo ay nagbabantay, ay huwag tayong matatakot. Kapag tayo ay nagbabantay sa kanyang muling pagparito, ay huwag tayong matatakot. Ang muling pagparito ni Jesus ay kinasasabikan at hindi ito kinatatakutan. Ito ay inaasam. Kapag dumating si Jesus, ay titindig tayo na mayroong kagalakan at mayroong kasiyahan. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, kami po'y nagpapasalamat at muli kaming nakapakinig ng inyong salita at muli kayong nangusap sa amin. Dalangin po namin na hindi lamang namin ito napakinggan, kundi maitanim ito sa matawang parte ng aming puso upang lagi naming maalala ang inyong muling pagparito. Tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat na maghintay sa inyong muling pagbabalik. At gabayan niyo kami na lumayo sa kasamaan ng mundong ito at hindi po kami mahawa sa ginagawang masama ng iba, kundi kami ay makahawa ng aming mga mabubuting bagay na ginagawa sa mga magitan ng iyong habag at awa. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Muli po tayong lumapit sa Kanya. Aming Diyos Ama, muli po kami nagpapasalamat sa inyo at sa inyong pagsama sa aming online worship service. Salamat po at hindi ninyo kami pinababayaan sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa mga sakit at karamdaman at maging sa COVID-19 at maging sa anumang sakuna o disgrasya. Salamat din po sa inyong patuloy na provision sa amin at hindi nyo kami pinagkukulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dalangin po namin ang bawat isang kasama namin sa umagang ito na may mga prayer request na daladala, na pakinggan nyo po at tugunin anuman ang hiling nila sa inyo. Muli po naming hinihiling ang inyong pagsama sa amin, anuman ang aming ginagawa at saan man kami magpunta. Maparangalan nawa ang inyong pangalan sa aming buhay, sa aming pamilya at sa buong SGGCFI. In Jesus' name we pray. Amen.
Sa 1 Thessalonians chapter 3, 12 to 13, naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga hinirang. In Jesus' name, Amen. Marami pong salamat at pagpalain po kayong lahat ng Diyos.